Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa News PH, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, grabe Bong Navarro umamin na Showtime laglag, di kaya, lakas ng TBJ, GMA 7, TV5, tatapatan, Vice, iyak. At yung play na natin kung lalaman ito. Pero alam mo nyo, nagsalita na si Bong Navarro ng Showtime. Believe sila sa Tito Vic and Joey, alam niya. Mabuti ito si Bong nagsasabi ng salita, ng totoo. Hindi niya kaya, hindi nila kaya ang Tito Vic and Joey. Umamin na sila, ang laking bagay nun. Nagpapatotoo bilang respeto dyan sa Itbuloga na haligi ng television o sa industriya ng television sa show business. So, yun po yung Bong Navarro. Naniniwala siyang talagang mahirap kalaban ang Itbuloga sa totoo lang. Di ko alam kung ano mangyayari, pero dapat natin ding abangan. Lalabas po kasi na parang dalawa ang magiging bagong television show ng GMA 7 or ng GMA. Kasi magkaiba yun eh. Although isang company, iba yung GMA 7 kaysa sa GMA yung cable nila. So, di ko alam kung ano mangyayari yan. Kasi po, lumalabas yung dating Itbulaga nandun sa GMA 7. Ito namang Showtime na dating ABS-CBN napunta sa Channel 5, ngayon ay nasa GMA naman. Naiisa naman ho may-ari, pero mukhang magkakasabay. Paano ba imamanis yan? Ano ha? Showtime at yung Old Itbulaga. Magsasabay sa iisang company na posibleng talagang noontime ang show panlaban dun sa Itbulaga na original ng Tito Vic and Joey. Pwede bang mangyari dalawang show, dalawang television show na live sa iisang company para tapatan yung Channel 5 at Tito Vic and Joey? So talagang kakaiba, ano ha? Kasi July 1, mag-uumpisa na po yung Tito Vic and Joey. Sa kasalukuyan, tumatakbo naman yung nag-take over sa Itbulaga doon sa Channel 7. Tapos ito ngang Showtime ay wala na sa TV5, pupunta na GMA. Noong araw yan yung GMA News, di ba? Yung sa cable, yan din yun ang gagamitin ng Showtime. So, kung parehong alas 12 noon, alas 12 ng tanghali, eh na nga yun. Paano yun? Parang medyo nakakalito. Eh kasi itong Tito Vic and Joey, original Itbulaga, alas 12 sila. Nang dalawang tatlong oras yata araw-araw. Pagka Saturday nga, mag-uumpisa sila 11:35. Sure na po yung oras na yan. So, paano ngayon? Talagang kaabang-abang itong industriyang ito. Sino ang susundan ng mga tao? Siyempre, ang sigaw kagad ng mga original na mga followers, supporters ng Itbulaga. Doon kami sa Tito Vic and Joey. Yun ang sabi nila. Nag-aabang kami, naiinip na nga kami. Kahit anong mangyari, doon kami. Pin na pili niya ng Tito Vic and Joey. Ramdam nila sa social media ang napakainit. Kasing init ng bulkang Mayon. Ang pagtanggap ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad sa kanilang pagbabalik. Kaya nga hindi pa nag-uumpisa, ang dami ng advertisement na nakaabang. Ang dami ng sponsor na magbibigay ng tulong sa kanila. Kaya nga tuwan-tuwa yung Manny Pangilinan. Dahil kanya yan, alam niyang hahakot ng magandang rating at magandang sponsor, maraming pera. Rating, maraming pera, maraming sponsor. Yun po yun eh. So talagang kaabang-abang ito. So inuulit ko, pwede bang mangyari yun? Kung mangyayari yun, abay kakaiba. Dalawang show ang hiharap ng GMA Management at yung isa sa Tape Incorporated, yung isa sa GMA Showtime dun sa Itbulaga. Abay, naglalabasan yung mga billboard ng Tito Vic and Joey at in-sponsor pa ng kailang mga sponsor talaga para ilipakita ito bilang suporta dun sa kailang pagbabalik sa telebisyon sa July 1. Yan sa Along Edge na nakikita yan. Ito yung nagpapatunay lang na mahal ng mga negosyante at mga sponsor ng mga advertising agency ang Itbulaga na original under Tito Vic and Joey compare dun sa mga nag-takeover. Malinaw na malinaw yon. Okay?
At dahil dyan, nagpapatunay lang na sila'y may katwiran. Meron silang pinanghuhugutan kung bakit nila ginawa yung biglang pagpapaalam noong May 31 dun sa kanilang company na Tape Incorporated na pag-aari ng mga halusos, mga taga-Sambuanga. Yun ho ang lumalabas dyan. Kasi ngayon, mula noon at ngayon at magpapatuloy, hindi lang advertisement sa television ang makikita. Pati itong mga billboard, alam ba nyo napakalaking pera ng billboard? Million-million yan, hindi biro yan. May sukat po yung size niyan, laki at conforme kung ilang araw, linggo na makikita mo yung billboard. So yun po yung sinasabi natin. Higit sa lahat, lumalabas po na nasa 80 hanggang 90% ng mga original na advertisement ng Tito Vic Enjoy, abay hindi naman po pala sila iniwan kasama nila hanggang ngayon at pagdating ng July 1 under pangilinan group of company TV5. Kaya TV5, Tito Vic Enjoy, or Tito Vic Enjoy, TV5, partner na sila. Matindi. Pareha sila kikita. Kikita ang Tito Vic Enjoy, kikita ang TV5. Talagang negosyo, entertainment, showbiz. Talaga. Business talaga. Ayun. So, sa akin pong tingin, lalong lumaki ang programang ito. Lalong sumikat at pinasisikat pa ang Tito Vic Enjoy. At kikita at lalaki rin ang TV5. Kaya nga, ang bilis ng kailang desisyon na ipalit ang It Bulaga, Tito Vic Enjoy, dun sa Showtime. Dahil yung Showtime, dapat iririnyo, hindi na iririnyo, mag-expire na hanggang katapusan na lang ito, June 30. At ang option lang, kung sila ay magririnyo, aba, ibang oras, alas 4 ng hapon. Dahil It Bulaga, yung papalit siya noon time. Kasi identify sa loob ng 44 years ang It Bulaga ay kasama sa pananghalian ng mga Pilipino. Maraming Pilipino yan. Diba? Yun yun. Okay? Kaya yung Showtime ay nalipat na. Hindi nila matanggap yung alas 4 ng hapon. Hindi nila matanggap yung sila hindi na narinyo. Nagpunta ng GMA. Yung cable ng GMA na kung tutuusin ay magiging problema pa nga yan. Paano ba yan? Para yung GMA at saka yung GMA 7 para sabay ang program, paano ipupromote yun? Tanghali. Wow. Yung followers, supporters ng GMA 7 at GMA channel, paano yun? Mahahati yun. O pag nahati yun, doon pupunta sa Itbulaga. O talagang grabe, ano ha? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung paano gagawin dyan. Anyway, hindi ko siya nila yan. Ang mahalaga dito, yung mga senior citizen, kayo yun. Lahat-lahat yan, marami yan. Yung mga followers, supporters ng Tito Vic Enjoy ay oras na lang ang binibilang. Ilang tulog na lang. Ngayon, habang tayo nag-uusap, 23 o 24 ng June, so ano yan? Diba? Ilang araw na lang, June 1 na. Ewan ko kung saan ang opening, pero napakaganda raw ng studio eh. Pinakikita nilang bahagya sa kailang social media. Talagang pinaganda, pinalaki yung studio. At yan nga mga kabalita natin yung mga kaugnay na balita ngayon na kung saan ito nga yung patungkol nga sa Tito Vic and Joey na ito yung kasabay nga ng paglipat ng Showtime dito rin sa GMA7 dyan sa GTV na kung saan dyan nga nagsushow ang It Bulaga na talagang gagamitin panlaban syempre sa Tito Vic and Joey dyan sa TV5 na kung saan nga magsasabayan itong tatlong noontime show, no? At bahala na lang yung manunod kung saan sila pupunta. At ito nga, at malalaman natin kung sino talagang pinakamalakas ang hatak sa tao. At naalam naman natin, ito nga, Tito Vic and Joey nanggaling din dyan sa GMA7. At ngayon ay nasa TV5 na sila. At dito sila magbibigay ng kanilang panibagong pagbibigay kasiyahan sa bawat Pilipino. Ang sa atin lamang kung saan man kayo, ang sa atin lamang parehong maganda sapagkat may pamimilian tayong pwedeng panooran ng napakagandang mga palabas. At dito nga, no, kung saan kayo bahala kayo kung saan kayo manunood dyan mga kabalita natin. Basta tayo, dun tayo sa original na nagpapasaya sa atin, no, ng pananghalian. At ito nga yung Tito Vic and Joey mga kabalita natin na patuloy pa rin talagang sinusuportahan ng mga
advertiser nila at syempre yung mga sponsor nila ay patuloy pa rin nakadikit at patuloy pa rin sa kanila nga naniniwala. At hanggang saan man sila pumunta ay sinusundan at tanging yun ang suporta at binibigay lahat, no, na kung saan may mga banner pa na malalaking pagbabalik nga ng Tito Vic and Joey dyan sa EDSA at mga billboard nga na kung saan talagang ipinapakita ang suporta at talagang hindi biro yung kanilang suporta na pagbibigay nga dito sa Tito Vic and Joey upang masaksihan ng buong Pilipinas at buong mundo na rin, mga kabalita natin, na hindi sila iniwan ng mga advertiser nila at syempre yung mga sponsor nila ay patuloy pa rin nakasuporta saan man sila mapuntang channel. At ito nga yung mangyayari, mga kabalita natin, titignan natin kung sino talaga nga may iwan at matira matibay sa tatlong to na magpapalabas sa noontime show o talagang ay magpapayanig ng bawat pananghalian ng mga manunood ng mga Pilipino. Talagang ay kaabang-abang yung mga bawat pangyayari o yung magaganap nga dyan. At ito na nga, at magsisimula na to sa July 1. At yun, mga kabalita natin, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa News PH. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun nga, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.